Ang isang driver ay maaring ma-exempt mula sa suot na helmet A sa kondisyon ng driver ay nagnanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang. B sa kondisyon ng mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada. C maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Ang tamang sagot, letter C, maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirme at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakan ng paa. C. Marahang nakaapak sa preno at kambyo. Ang tamang sagot, letter A, nakapirme at komportable sa apakan ng paa. Kumpletuhin ang pahayag. Walang sasakyang dimotor ang dapat na magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi ka nais-nais na amoy, usok o A. Tunog, B. Kulay, C. Ingay. Ang tamang sagot, letter C, ingay. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri at muling pagsuri ng lahat ng mga halagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ang pag-renew ng LTO ng pagpaparehistro. B. Maging pamilyar sa sasakyan. C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C, panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na putol-putol na linya sa mga kalsada? A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. B. Hindi maaaring mag-overtake. C. Maaaring mag-overtake anumang oras. Ang tamang sagot, letter A, maaaring mag-overtake kung ligtas. Ang chain ng driver ay dapat na regular na suriin ng A. Paglalagay ng sapat na langis o grasa. B. Paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. C. Paglagay ng langis at putulin ito kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter B, paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? A. Velocimetro. B. Chain train. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C, lahat ng nabanggit. Aling diagram ang tama? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter B. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa mga gumagamit ng kalsada at mga lugar na ninanais puntahan? A. Mga sinyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Ang tamang sagot, letter A, mga sinyas na nagbibigay kaalaman. Ilang auxiliary light kagaya ng LED ang maaring ikabit sa motorsiklo? A. 4. B. 3. C. 2. Ang tamang sagot, letter C, 2. Ayon sa Republic Act 10054, ano-ano ang maituturing na standard protective na helmet pang motorsiklo? A.
angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. C. Mga helmet na ibinibigay at ibinibenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B, mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? A. Saddlebag. B. Ekstranggulong. C. Kondisyon ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C, kondisyon ng motorsiklo. Bilang isang driver, alin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Magsignal kung kinakailangan kapag bumabatak. C. Bigyan ng oras ang mga pasahero at ipakita ang pagsaalang-alang. Ang tamang sagot, letter A, magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter B, daang tren. Anong kasuutan ang pinapayong gamitin kung sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? A. Protective clothing. B. Coverall. C. Matingkad na kasuotan. Ang tamang sagot, letter C, matingkad na kasuotan. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumagpas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumagpas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B, hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis. B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. C. Lumipat sa mababang gear kapag bumaba. Ang tamang sagot, letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Maingat na iparada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Pandarin ang makina at magmaneho pababa. C. Pandarin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho ng pataas. Ang tamang sagot, letter B, pandarin ang makina at magmaneho ng pababa. Ang dalawa o higit pang motorsiklo na kasama magbiyahe ay dapat magmaneho. A. Sa sariling landas. B. Sa isang linya. C. Sa isang staggered formation. Ang tamang sagot, letter C, sa isang staggered formation. Ayon sa Republic Act 11235, kinakailangan ng mga driver na maglagay sa kanilang motorsiklo ng A. Dalawang plaka, isa sa harap at isa sa likod. B. Isang plaka sa likod. C. Tatlong plaka, isa sa harap, isa sa likod, at isa sa gilid. Ang tamang sagot, letter A, dalawang plaka, isa sa harap at isa sa likod. Ano ang dapat na kulay ng headlamp or headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asul. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ang tamang sagot, letter C, puti na medyo dilaw o dilaw.
Ayon sa Republic Act 10666, ano ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. B. Multa at 3 buwan na pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. C. Multa at 6 buwan na pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot, letter A, direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal? A. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 2 helmet na full face. B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full face. C. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 1 helmet na full face. Ang tamang sagot, letter B, pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full face. Ano ang dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. B. 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. C. 3 feet by 3 feet by 3 feet. Ang tamang sagot, letter A, 2 feet by 2 feet by 2 feet. Aling larawan ang nagpapakita ng obstruction na paglabag? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter C. Ano ang dapat suriin ng driver ng motorsiklo? A. Saddlebag, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng preno, speedometer. B. Reserve ang gulong, brake pads at shoes, selenyador. C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ang tamang sagot, letter C, ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A, humanda sa paghinto. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Smoke belching. B. Pillion riding low. C. Excess passenger. Ang tamang sagot, letter C, excess passenger. Ano ang ibig sabihin ng baliktad na tatsulok na may pulang border? A. Huminto at magpatuloy. B. Magdahan-dahan. C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C, magbigay ng karapatan sa daan. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng rider gamit ang kanang kamay? A. Para magpreno sa likuran. B. Para magpalit ng kambyo. C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ang tamang sagot, letter C, para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Maliban sa brake rotors, brake pads at brake pipes, ano pa ang isa sa mahalagang parte ng brake system? A. Brake lining. B. Brake shoe. C. Brake caliper. Ang tamang sagot, letter C, brake caliper. Maaari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Oo, para tawagan ang mga pasahero. B. Hindi, ito ay pinagbabawal ng batas. C. Depende sa kalye, ang paggamit nito sa pangunahing daan ay illegal. Ang tamang sagot, letter B, hindi, ito ay pinagbabawal ng batas. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito?
A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C, gilid ng kalsada. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. B. Sa iba pang nag-overtake na sasakyan. C. Magbilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. Ang tamang sagot, letter A, huwag mag-overtake kung may pagdududa. Ano ang dapat mong gawin kung ang dalawang pasahero ay nais sumakay sa iyo? A. Magpatuloy ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. C. Huwag maglakad sa abalang kalye. Ang tamang sagot, letter B, huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang driver na makakatulong na makaiwas sa road rage maliban sa A. Pagiging mahinahon sa daan. B. Pag-iwas sa pagbabwelta sa karsada. C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ang tamang sagot, letter C, pagiging bastos sa ibang motorista. Ano ang hindi iminumungkahing gawin kung ikaw ay mag-U-turn? A. Pagtingin sa lilikuan bago lumiko. B. Pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang tamang sagot, letter C, pagpreno ng gulong sa harapan. Ano ang dapat mong gawin kung may dalawang pasahero na nais sumakay sa iyong motorsiklo? A. Hayaan ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. C. Huwag dumaan sa kalye na may maraming tao at sasakyan. Ang tamang sagot, letter B, huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. Bakit hindi ligtas na sumakay sa tabi ng kotse? A. Dahil sa blind spot. B. Ang isa pa na driver ay maaring magpanik. C. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Ang tamang sagot, letter C, baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Isang pagbubukod para sa isang bata na sumakay bilang pasahero ng isang motorsiklo sa pampublikong kalsada na may mabigat na trapiko at mataas na bilang ng mabibilis na sasakyan at kung saan ang isang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 km kada oras ay A. Ang pasahero na bata ay maaring maabot ang balikat ng driver. B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. C. Ang bata na pasahero ay may pahintulot ng magulang. Ang tamang sagot, letter B, ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Tungkulin ng driver na masiguro na A. Upang suruin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang mga pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. B. Upang suriin sa garahe ang anumang mga item na naiwan ng mga pasahero. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter A, upang suriin ang sasakyan para sa mga anumang mga item na naiwan sa loob matapos ang mga pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ano ang dapat na kulay ng tail light ng motorsiklo? A. Asul. B. Pula. C. Dilaw. Ang tamang sagot, letter B, pula.
Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ang tamang sagot, letter C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Saan makikita ang sinyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Sa palaruan. C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ang tamang sagot, letter C. Sa puok tawiran ng paaralan. Masasabing labis sa bilang ang mga nakasakay sa motorsiklo kung ito ay may A. Higit pa sa 3 pasahero. B. Higit pa sa 2 pasahero. C. Higit pa sa 1 pasahero. Ang tamang sagot, letter C. Higit pa sa 1 pasahero. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Baku-bakong kalsada. Saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? A. Sa linya ng paghintay o holding line. B. Sa panlabas na lane ng rotonda. C. Sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot, letter A. Sa linya ng paghintay o holding line. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong violation. Ano ang susunod mong gagawin? A. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. B. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ang tamang sagot, letter C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalate ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot, letter B. Ipinagbabawal ang pagpalate ng lane. So yun lang guys, sana may matutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to and sana pumasa kayong lahat. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!